Good afternoon! Welcome back to my channel. For today's video, ay gagawa ko ng lumpiang okoy or lumpiang gulay. At saka gagawa rin ako ng kwek-kwek. Ito guys, meron tayo ditong quail egg. Yan. Mamaya ko na ipapakita kung paano ko gagawa ng batter ng ating kwek-kwek. Okay guys, keep on watching. Ito guys, yung mga sangkap na aking ilalagay sa paggawa ko ng lumpiang gulay or okoy. Meron tayo ditong toge, cabbage, carrots, bagyo beans, tapos dried shrimp, tapos syempre igigisa muna natin ito sa garlic, onion, meron din tayo ditong pepper and salt. At syempre maglalagay rin ako dito ng itong mamacita oyster sauce. And guys, may oil na itong kawali ko. Ngayon, wait lang natin na uminit pong ating oil para makapagsimula na rin akong mag-isa. Yan, mainit na guys yung oil. Kaya una kong igigisa ay onion. Yan, susunod ko na itong garlic. Ngayon naman, ilalagay ko na itong toge. Yan, susunod ko na rin itong cabbage. Yan guys, ilalagay ko na rin itong carrots. And then, ilalagay ko na rin itong bagyo beans. Yan, ilalagay ko na rin siya ng oyster sauce. Yan, haluin lang natin. Yan, lalagyan ko na rin siya ng pepper. Then, salt. Yan, haluin lang natin. And then, ihahalo ko na itong dried shrimp or hibe. Yan, haluin lang natin. Ito na guys, ang finished product ng ating gagawin. Lumpiang gulay or okoy.
Yan. Ready na para balutin sa wrapper. Yan guys, ito na yung ating nilutong gagawing lumpiang okoy or lumpiang gulay. Yan. Ngayon, ito yung ating wrapper. Yan, mag-start na ako magbalot. Ito na guys, yung nabalot kong gagawin natin lumpiang gulay or lumpiang opo. Yan. Ready to fry na to guys. Yan. Marami-rami rin siya. Bali, 21 pieces yan. Yan ang ating may meriendahin for today. Guys, nagpapainit na ako ng oil dito sa aking kawali para ma-fry na rin itong ating lumpiang gulay or lumpiang okoy. Yan guys, mainit na yung ating oil. Let's start! Yan guys, nabaligtad ko na. Ito na guys, yung pang last batch na aking pina-fry. Ito na lahat-lahat, oh. Yung na-fry ko na. Ito na guys, ang finished product ng aking lumpiang okoy. Yan. Ready to serve na para sa ating merienda for today. Wow, yummy! Ngayon naman guys, ako ay gagawa ng kwek-kwek. Ito ko bale yung ating flour. Yan. Ngayon, maglalagay din ako rito ng ito, annatto powder. Yan, bali, maglalagay lang ako dito ng isang kutsarang annatto powder. Yan, maglalagay rin ako dito ng 1 spoon of baking powder. Yan, titimplahan ko na rin siya ng salt. And then, pepper. Mix lang natin. And then, maglalagay din ako dito ng magic syrup. Tapos, guys, maglalagay na ako ng water. Uti-utiin nyo lang ang lagay ng water para matansya nyo kung okay na yung butter na gagawin nyo. Kasi hindi maganda pagka masyadong malagnaw yung butter na gagawin natin. Hindi siya kakapit sa ating well egg. Yan, mag-a-add uli ako. Pag hindi pa masyadong nagkulay yung ating annatto powder, mag-add na lang tayo uli. Tulad nito, kulang pa siya sa annatto powder. Kaya mag-a-add pa uli ako. Yan guys, mag-a-add pa ako ng mag-a-add pa ako ng 1 spoon of annatto powder. Yan, mix lang natin. Yan, mag-add uli tayo ng water. Kailangan kasi yung butter na ating gagawin ay ano siya, medyo malapot lang siya, hindi malagnaw. Kaya tinatansya-tansya ko lang yung lagay ng water. Iniunti-unti ko lang.
Mahirap kasi pag naparami yung water natin. Yan. Konti pang water. Yan. Kulang pa rin sa tubig. Ito nga palang ano, flour ko is 1/2 kilo to, guys. Dengi pang tubig. Yan guys, nag-add pa ako ng 1/2 spoon of annatto powder. Ngayon, yan, maglalagay ulit ako ng water. Yan, water uli. Kasi ayaw akong biglain yung paglagay ng water. Kasi lalagnaw naman siya pag naparami yung water natin. Kaya tama lang kung ganito. Kulang pa rin ng water. Bali, nakukulangan pa ako sa kanyang kulay. Ngayon, mag-a-add pa uli ako. Yan, mix lang natin. Hanggang sa makuha natin yung kulay talaga ng ating hinahanap na ano, para dito sa ating butter. Ito na guys, yung butter na nagawa ko. Ganito lang dapat talaga kalakot siya. Para, ano, dumikit siya sa ating 12 egg. Yan, para mabalot ng gusto yung ating 12 egg. Ngayon, ito yung ating 12 egg. Yan, bali ilalagay ko na ito lahat dito sa butter. I-mix lang natin para mabalot na ng butter yung ating 12 egg. Yan. At ready to fry na itong ating gagawing 12 egg. 12 egg? 12 egg. Itong ating gagawing kwek-kwek. Sorry guys, lumilipad na naman ang isip ko. Yan guys, nagpapainit na uli ako ng ano oil para makapag-fry na rin tayo nitong gagawin nating kwek-kwek. Mainit na yung oil, let's start. Guys, yung ginawa kong sauce ng ating kwek-kwek at saka itong ating ano, lumpiang gulay. Yan.
Ito yung ating nilagay ko lang dito, guys, ay vinegar, onion, ito, labuyo, tapos naglagay din ako ng asin, tapos pepper, and sugar. Yan, may pipino rin to, guys, yan. Ngayon, guys, ay titikman ko na siya. Yan. Titikman ko itong ating ginawang kwek-kwek, yan. Yan, kukwalan tayo ng sausawan. Yan. Titikman natin. Yan, sausaw ko na rin siya. Kain. Pepino. Titikman ko rin itong ginawa kong kokoy. Sausaw natin dito sa ating sausawan. Sarap. Yummy. Dami lamang, guys. Oh. Kain nga pala. Ito, nakikita nyo, di ba? Punong-puno ng laman. Punong-puno siya ng vegetable. Right. Yan, guys, nakatapos na naman ako ng panibagong video. Ito nga ang gumawa ko ng kwek-kwek at saka lumpiang okoy or lumpiang ano gulay. Paano, guys, kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang yung notification bell para palagi kayong updated sa mga video pang gagawin. Bye! Keep safe, everyone!